ako nagre-request kung paano ko gawin ang Greyhound Bars. Sa isang container, kailangan natin ng 2 creme densada at 2 Greyhounds. Kaya gawin na natin. First, binuksan ko muna ang 2 creme densada. Kailangan naka-overnight ito sa ref. At tinagay ko na sa malinis na lagayan. Gumamit ako ng mixer para mag-volume ang cream. Dahil ganito na ang consistency niya, naglagay na ako ng konting mangga. Siyempre, kunti lang. Mahal na mangga ngayon. At i-mix ulit. Pag ganito na yung consistency niya, okay na yan. Next, binuksan ko na ang 2 Greyhounds. Bago ko gawin ang pag-layer, siyempre, gagamit tayo ng gloves. Kunyari lang kasi may video. Tips para madali lang mag-slice. Bago i-file ang mga Greyhounds, isasaw muna saglit sa tubig. Pagkatapos i-file, lalagay naman natin yung cream. Diba ang ganda ng consistency ng cream? Spread lang para magpantay siya. Pantayin para maganda yung lapat. And then next, maglagay na tayo ng mangoes. And then yung Greyhounds na rin. Spread lang. Process lang din sa ginawa natin first. And then, tapos na. That's it. At ilagay na sa freezer overnight. Thank you for watching! Hindi ngayon ang Greyhound Bar at totoo nga na mabenta ito, kaya dinamihan ko na ang gawa. 4 na cream densada at 2 all-purpose cream na pinalamig ang pre-prepare ko dito. Sa mga nagtatanong kung ilang oras ko itong pinalalamig, inilalagay ko ito sa chiller overnight at kapag nagmamadali ako ay sa freezer ko ito inilalagay ng 1 hanggang 2 oras. Importante kasi ang pagpapalamig ng mga ingredients na ito para mag-double o umalsa ang cream para maganda ang kita. Malaking bagay din ang hand mixer na ito sa pagpapaalsa ng cream. Kalahating oras ko itong hinalo bago ko na-achieve ang ganitong alsa. At dahil mahal ang mangga, cookies ang ginamit kong filling. Mahal din ang Oreo, kaya murang sandwich cookies ang binili ko. 2 pack ng 80 grams ng pesto creams ang ginamit ko dito. Sinalin ko lang ito sa ziplock at pinukpok hanggang madurog. Tapos ay inihalo ko sa binit kong cream. Sa mga nagtatanong kung bakit ko binabasa ng tubig ang graham crackers, para po ito hindi ako mahirapang islice kapag babalutin ko na. 4 na 3 liter square container na 30 by 30 centimeter ang pinaglagyan ko dito. Matapos kong i-assemble ang graham cake ay nilalagay ko ito sa freezer para tumigas bago ko i-slice. Bawat container nga ay 9 slices ang nagagawa ko, kaya sa 4 na container ay 36 slices lahat na ibinibenta ko ng 35 pesos each. 5 by 12 inches ang size ng foil na ipinangbabalot ko. Namuhunan ako dito ng 649 pesos at naibenta ko lahat ng 1,260. Kumita ako ng 611 pesos. Iaawas ko na lang sa kinita ko ang nakonsumo ko sa kuryente. Kung nagustuhan mo ang video ko, baka pwede mo namang pusuan at paki-follow mo na rin for more upang negosyo recipe ideas.